back to my channel. So for today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng layout sa Microsoft Word para naman sa ating envelope. So kung boring ang envelope mo, paggagandahin natin yan. So ito yung mga samples ng envelope. So these are envelopes. Ayan. So ito yung mga samples ko doon sa mga invitations, especially pang binyag or pang mga pang birthday ng mga babies natin. So of course, ayaw naman natin na maging boring yung ating envelope tulad nito na walang nakaprint dito sa labas. So as in, plain lang siya. Para mapaganda din yung ating envelope, ay gagawa tayo ng layout na pwede nating iprint sa ating envelope mismo para mas mapaganda siya at malaman mismo nila na ayan, nandyan yung theme and yung name, yung petsa, and of course, yung paglalagyan kung kanino nga ba ibibigay yung ating invitation. So, here are my samples ng invitations na ginawa ko na before. So, ito ay pang baptism or pang binyag. And ipakita ko na sa inyo ito noon. So, ipapakita ko na lang ulit sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung gusto nyo din ng ganitong invitation. Ayan. And of course, ganito yung igagawan natin ng layout sa Microsoft Word para doon sa envelope nila para hindi maging boring yung envelope ng ating mga invitations. So, papakita ko sa inyo yung aking screen and ayun, mag-prepare lang kayo ng inyong envelope and of course, ruler at gayahin nyo na or sundan nyo na yung ipapakita ko sa inyo kung paano gawin itong layouts para sa ating envelopes. So, this is the envelope that I will be using. This is Baronial in number 5 1/2. And also, I have here my ruler. I-measure natin yung ating envelope. So, dapat yun din yung ating paper size doon sa ating Microsoft Word. So, here is my sample. So, susukatin ko ngayon siya para makuha ko yung measurement nitong envelope. So, I will also be showing you my screen. So, ito yung ating screen o yung Microsoft Word. So, dapat naka-open din yung inyong Microsoft Word para masabayan nyo ako sa paggawa ng ating layout. So, I have here my envelope and my ruler. Yung ating Microsoft Word, yan yung naka-default na paper niya. So, papalitan natin yan dahil hindi yan yung size ng ating envelope. So, ang gagawin natin, which is hindi ko maipakita dito sa screen, ay pupunta ako ng file. Naipakita ko na ito sa video ko na isa or may nagawa na akong video para naman sa mga Windows user kung ano nga ba yung kailan yung gawin. And I'm sure na ipakita ko din doon if ever na Mac user kayo, na ipakita ko na din doon kung ano yung mga kailangan nyo ding pindutin. So, siguro ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link para hindi na kayo mahirapan na hanapin yung video na yon. So, ito, ayusin natin or papalitan natin yung ating paper size. So, pupunta tayo ng page setup. And then, dito sa ating paper size, papalitan natin ito. So, mag-create tayo or mag-custom tayo ngayon ng size natin. And then, next ay i-click ko lang itong plus. And then, ayun dito na yung ating bago. So, dito sa width, of course, papalitan natin yan. So, let's get our envelope and also the ruler. And ito yung susukatin natin. Ganyan. So, kapag width, ganyan siya, which is yung pahiga. So, ito yung ating envelope. Ang susukatin natin ay yung pahiga. Yan. So, ang measurement ng envelope that I'll be using today is 142 millimeters. So, 142 millimeters yung ating size. And then, for the height naman, for the height. So, this is the height. Ito naman yung susukatin natin. Ang size nito ay... Ang size nito ay 110 millimeters. So, we will change this one into 110 millimeters. And then, okay na lang yung mga yan. 0mm na lang ang mga yan. And then, let's proceed to okay. So, okay na yan. And then, okay. So, kung mapapansin ninyo, napalitan yung ating paper size
katulad dito sa envelope na hawak natin. So, ang pagbasehan ninyo ng inyong paper size ay kung ano nga ba yung envelope na gagamitin ninyo, hindi dito sa envelope na ginamit ko. Dahil this is just a sample, so it's still based on the envelope that you'll be using or available envelopes that you have. Ito na yung ating paper size. Ang gagawin naman natin ngayon ay, of course, i-insert na natin yung picture doon sa ating envelope. So, what we have to do is, let's just go to insert, pictures, and then picture from file. Or we can also drag the picture from the folder. Since ito open na siya, I have here a sample picture of a twin or twin babies. So, insert ko yan. This is just a sample. And then, para ma-move natin yung ating picture, let's go to wrap text and behind text so that we can freely move the image here in our Microsoft Word. So, ayusin lang natin siya kung saan natin siya gustong ilagay. And of course, resize the picture and center it here. Okay. Okay. So, meron ng picture yung ating sample layout. Ang susunod naman nilalagay natin, of course, we want also to include the name or names of our babies or baby. So, yun naman ang ilalagay natin. Mag-insert tayo ng text, which is, punta tayo ng insert and then shapes. Let's choose a box. Drag natin. And then, right click, write text. And then, of course, ilagay ninyo or insert the name of your baby. So, since ito, twins yung nilagay ko dito, of course, dalawang names yung nilalagay ko. Pero of course, kung isa lang naman yung baby na ilalagay nyo dyan, or kung ano yung theme nung invitation na ginawa ninyo, yun ang ilalagay nyo dyan, mas maganda. And, ayun, ilalagay na natin yung name ng baby. Since ito, sample ko lang naman ito, and ginawa ko before, so ilalagay ko yung aking sample name. So, Dom and Jeff. Okay. And then, ang next naman, let's highlight these names. And then, let's go to shape fill. No fill. Outline, which is no outline. And then, let's go to text fill. I want to choose yung color na malapit dito sa picture or color ng picture. So, pupunta ko ng more fill colors. And then, kukunin ko itong parang dropper. And then, maghahanap ako ng magandang kulay, which is maybe this one. And then, i-darker ko lang siya ng very light. And then, okay. So, as you can see, na-change na yung kulay ng names. And then, gusto ko siyang magkaroon ng counting effect. So, yun naman ang gagawin ko ngayon. So, pupunta ako dito. And then, bevel. And then, this one, yung pinakauna. So, okay na yan. Next is, I want to change yung font text and also yung font size. Of course, hindi lang naman natin hahayaan na ganyan na lang yung design ng name ng ating envelope. So, pupunta tayo ngayon dito sa home. And of course, yung font text natin. So, pipili na lang kayo kung ano yung gusto ninyo, natitipuhan ninyo na font size or font style na available sa inyong Microsoft Word. So, siguro sa akin, okay na ako dito sa Cooper. And then, palitan na lang natin yung font size. So, depende na din yung font size sa size na gusto ninyo na magandang gamitin dito sa layout. So, siguro I'll use, let's say, 40. Yan. 40. I want it more bigger. So, let's say, 45. Okay. And then, i-center lang natin siya. So, yung red na nandyan, just don't mind it. Okay lang yan. Okay. So, ang next na gagawin naman natin ay mag-insert tayo ng date. So, next ay ganun ulit. Insert box tayo. Drag. And then, right-click. Add text. And then, of course, input natin yung date ng event. So, for example, December 25, 2023. Okay? And then,
Let's go to shape fill. No fill, outline, no outline. And then of course, text fill, which is siguro yung black na lang para mas readable din siya. And then of course, I also want to change the font size and the font text. So go home tayo. And then let's choose kung ano man yung gusto ninyo na font style. So maybe I'll just use okay, I'll find na ano bang magandang gamitin dito. Siguro I'll just use the oh my goodness, I can't choose. Maybe the marker felt. Okay. And then siguro palakin ko lang siya ng konti, which is siguro mga 13 or 14. Pero parang hindi bagay yung marker felt. So, I'll change it into Arial, which is much more better. Ayan, so, of course, yung font text naman natin, ibibase din natin siya kung babagay ba siya. So, ayan, nagustuhan ko siya, and then i-adjust lang natin dito sa medyo baba ng names ng mga babies or name ng baby. Okay, and then ang next na gagawin natin is i-click, right-click lang natin yan. Copy, right-click again, and then paste para mag-double lang yung ginawa natin. Ang purpose naman nito ay ilalagay ko siya dito sa bandang baba, and then pahabain ko ito. Tapos, lalagyan ko siya ng your invited. And then, mahaba lang na buhit. Of course, para yan sa pagsusulatan ninyo ng names nung gusto ninyong pagbigyan nitong inyong invitation. So, ayan, ganyan lang siya kadali. So, okay na ako sa ganyan. And then, paliitin ko lang para makita ninyo yung mismong layout nitong ginawa natin. So, ayan, sample lang yan para dito sa ating envelope layout. So, of course, depende pa din yung gagawin ninyo sa motif ng invitation na gagawin ninyo or doon sa event na gagawin ninyo. Of course, yan, i-depende nyo pa rin siya kung halimbawa gusto ninyo ay baby boss, pwede din na maglagay kayo ng baby boss or pwede din naman na picture mismo ni baby ang ilalagay ninyo dyan. So, of course, depende pa din yun sa kung ano nga ba yung gusto ninyong picture na ilagay sa layout. So, ayan, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong layout ng envelope natin. So, ayan, ipakita ko na sa inyo kung paano nga ba gumawa ng layout ng ating envelope. So, pwede ninyo nagayahin mismo yung ginawa ko. Just make sure na tama lang yung size ng envelope na pagpiprintan ninyo. Susukatin ninyo mismo yung envelope na gagamitin ninyo para saktong-sakto mismo yung layout na ginawa natin dito sa Microsoft Word. So, abangan ninyo sa next video naman ay ituturo ko sa inyo yung proper way or yung tama na pagprint ng ating layout sa envelope naman. So, ayan, abangan nyo yung video na yan. So, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. So, kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!